Wala nang babalik ang bahay ang mga dating nakatira sa Volcano Island na permanent danger zone na. At live mula sa Talisay, Batangas, narito ang unang balita ni Darlene Kai. Darlene, gaano ba karaming residente ng Volcano Island na yan ang nasa evacuation center pa rin? Igan, kung dito sa Talisay ay nakauwi na yung ibang mga residente at sinusubukang magsimula muli, nasa 4,000 residente pa ng Volcano Island o pulo kung tawagin ng mga taga rito ang hindi na kailanman makakauwi pa. Noong Linggo, masaya nang nag-uwian ang mga residente ng iba't ibang bayan sa Batangas nang ibaba na sa Alert Level 3 ang Bulkang Taal. Pero dito sa evacuation center na ito sa Santo Tomas, Batangas, mahigit 500 pa ang naiwan. Marami sa kanila ay mga residente ng Volcano Island o pulo kung tawagin ng mga taga rito. Dahil sa pinsalang idinulot ng pagputok ng bulkan at dahil sa lapit na rin ito sa bunganga ng Bulkang Taal, hindi na maaaring tumira dito. Ilan sa mga residente ng pulo ang pamilya ni Brenda na mahigit 2 linggo na dito sa evacuation center. Una namin silang nakilala noong mismong araw na pumutok ang bulkan. Ang kanyang asawang si George noon ay tila naligo sa putik. Sumasideline bilang construction worker si George, kaya si Brenda muna ang nag-aalaga sa kanilang anak. Pero paano raw sila makakabangon kung wala na silang uuwian? Lalo na si Brenda, nasa pulo na lumaki at bumuo ng sariling pamilya. Hindi ho ako makapaniwala kung nagkaganyan ang amin ng lugar. Dalo na rin ang amin ng pag-asa. Kahit ho maraming tagapulong, naroon ho ang pag-asa at naroon ho ang kayamanan ho namin. Si Presita naman, mahigit 20 taon ang nakatira sa pulo. Sana matulungan po kami. Wala po kaming bahay na mauwian. Apektado po ang aming hanap buhay. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Talisay, may plano raw ang provincial government na gumawa ng permanent resettlement area para sa mga tagapulo. Habang wala pa yun, ililipat na raw muna ang lahat ng mga residente ng Volcano Island sa isang evacuation center sa Ibaan, Batangas. Wala ho kami magagawa kundi ito na lang. Kaya ho kami hinagtitiis lang sa garto. Igan, mahigit 2 linggo matapos pumutok ang Bulkang Taal ay kitang-kita pa rin ang bakas at pinsalang iniwan nito dito sa bayan ng Talisay. At dito nga, makikita nyo yung isang bahagi ng kalsada na nagkaroon ng malaking bitak at kumalas at bumaba na yung isang bahagi dahil sa malakas at sunod-sunod na lindol na naranasan dito noon. Dito naman sa katabing gusali ay kita nyo rin na nagkaroon na ng mga cracks, ng mga bitak at na nasira na rin ito dahil nga umulan yung putik dito noong pumutok yung araw na pumutok ang Bulkang Taal at dahil na rin sa sunod-sunod na pagyanig na naranasan dito. Sa ngayon, hindi pa buong Talisay nagkakaroon ng supply ng kuryente at ginagawa na raw yan ang paraan ng lokal na pamahalaan para bago matapos ang linggong ito ay maibalik na ulit sa normal o subukang magsimula ulit yung mga residente ng Talisay. Yan muna yung latest mula dito sa Talisay, Batangas. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Darlene Kai.